Mga idol, noong mga nakaraang buwan nga po ay may usap-usapan na na balitang kinakailangan na nga daw po talagang umalis si Kevin Love sa kanyang kupunan na Cleveland Cavaliers. Ngunit pinabulaanan nga ito mismo ni Love at ang kanyang kupunan. Sinisikap pa rin nga po ng dalawang partido na magkaroon ng magandang relasyon at komunikasyon sa isa't isa upang maging maganda ang kanilang record ngayong season. Pero ngayon nga pong mga nakalipas na araw ay may lumbas na balita na willing na nga daw pong bitawan ng Cavaliers si Kevin Love mismo ngayong season. Ano kaya ang nangyari? Bakit nagbago ang desisyon ng kupunan tungkol sa pag-trade kay Kevin Love? Yan nga mga idol ang ating aalamin dito at saan pa nga ba siyang kupunan pwedeng mapapunta kung aalis na ito ng Cleveland Cavaliers. Well, sa pagtungtong nga po ng 2019 NBA season, naging pang-anim na season na nga ito para kay Kevin Love bilang parte ng kupunan ng Cleveland Cavaliers. Ngunit kahit man nga po naging maganda ang kalagayan ng kanilang kupunan sa pagsisimula ng season dahil sa kanilang bagong coach at pagbabalik na rin ni Kevin Love, unti-unti na rin nga po silang nababaon sa baba ng standing habang mas dumadami pa ang laro nila ngayong regular season. Kaya dahil nga po sa kanilang current situation, napilitan na nga daw po ang prangkisa ng Cavaliers na makinig sa mga trade offers ng iba't ibang kupunan para sa kanilang all-star big man na si Kevin Love. Namumroblema na rin nga daw po ang prangkisa sa kung papaano hinaharap ng kanilang head coach ang sitwasyon nila ngayon ayon sa ating nakuhang impormasyon. Sa ngayon nga po, sa hindi nakakaalam, mayroon nga pong record ang Cleveland Cavaliers ng 5 wins at 17 losses. Halata naman nga po na nag-i-struggle sila, especially sa huling 10 magkakasunod na laro kung saan isang beses lang nga po silang nanalo doon. At ang pinakamatindi nga po ng huling pagkatalo nila sa kupunan ng Philadelphia 76ers dahil kinawawa at tinambakan nga po sila sa score na 141-94. Nasa 47 points nga po mga idol ang lamang ng kanilang kalaban na 76ers kahit wala pa sa kanila ang kanilang superstar na si Joel Embiid. Parang hindi na rin nga daw po bagay para sa Cavaliers ang isang 31-year-old na Love, kaya muli na naman nga pong bumalik ang ideya para sa team na pagkuha ng maraming batang players at draft picks na mas useful pa sa team sa kanilang rebuilding. Ibig sabihin nga nito mga idol na sa wakas ay willing na rin nga po ang kupunan na makinig ng mga posibleng maging trade offer ng ibang mga kupunan para sa kanilang 5-time All-Star at NBA champion na si Kevin Love. Well, nakuha nga natin ang balitang yan mga idol mula kay Adrian Wojnarowski ng ESPN. Ay nga po sa kanya, ang nag-iisang player nga po sa liga na siguradong palaging nasa mata o tinitignan ng mga kupunan lalo na ang contender ay si Kevin Love ng Cleveland Cavaliers. Bagamat nga po kakasigned lang ng kontrata ni Kevin Love sa Cavaliers, marami pa rin nga pong kupunan na naghahangad na makuha siya at ng kanyang serbisyo, at karamihan nga po doon ay mga kupunan na galing sa Western Conference na gustong makasali sa championship contention sa liga. Sabi rin nga po na maswerte nga sila dahil sabi ko nga kanina mga idol, sa kasalukuyan nga daw po ay naghahanda na ang kupunan na umalis si Kevin Love sa kupunan ngayong season mismo. Kahit pa nga po anuman ang mangyari sa trade na ito, siguradong pupunta pa rin nga po ang kupunan nila sa rebuilding process na tinatawag at mapepwersa na silang paalisin si Kevin Love sa team. Kung makikita nga natin si Love ngayon ay napaka-in-demand pa rin nga mo mga idol siyang player sa NBA, at sigurado nga daw po na maraming lalabas na conversation sa pagitan ng Cleveland Cavaliers at iba pa mga team sa liga patungkol sa trade kay Kevin Love. Nananatili pa rin nga ito mga idol sa listahan ng mga most accomplished power forward dito sa NBA, at ang kanyang kahusayan sa rebounding at ang abilidad niya sa pag-stretch ng floor ay isang valuable na halimbawa kung bakit marami pa rin nga pong kumukuhang kupunan upang makasali siya sa title race. Pero hanggang sa ngayon nga mga idol ay nasa desisyon na lang nga po ng team dahil malabo nga po na mag-demand ng trade si Kevin Love matapos siyang mag-sign ng kontrata ng 4-year, $120 million sa team noong 2018, at $90 million na lang nga po doon ang natitira sa susunod na 3 taon. Ayon rin nga po sa sinabi ni Kevin Love patungkol sa trade rumor na kumakalat sa kanya, ay natural lamang nga ito sa NBA dahil isa nga itong business at hindi mawawala ang ganyang istorya na pinag-uusapan ng mga NBA fans. Pero gusto pa rin nga niyang manatili sa kanyang kupunan kung saan siya masaya at gumawa ng tama para sa team. Kung matutuloy nga po ang nasabing trade para kay Kevin Love, ay umasa nga po tayo na mangyayari yan
Pagkatapos na ng December 15 na unang araw na rin para sa mga team na i-trade ang kanila mga players na pinag-sign nila ng kontrata ngayong off-season. Ang mga nasabi rin nga pong potential team na maaaring kumuha kay Kevin Love, makinig ng mabuti mga idol, ay ang mga kupunan ng Phoenix Suns ni Devin Booker, Portland Trail Blazers ni Damian Lillard, Los Angeles Lakers ni LeBron James, Golden State Warriors ni Stephen Curry, at ang Boston Celtics. Ngunit parang wala pa rin nga pong inilalabas na ipangtatapat nila para kay Kevin Love. Hayaan nyo mga idol, kapag lumabas na nga po ang bagong balita agad-agad ay ipapaalam ko sa inyo dito sa ating channel. Pero asahan na rin nga natin na mas totoong magiging agresibo nga po sila sa mga susunod pang araw gayong lumabas na ang balitang willing nang makinig ang Cavaliers sa mga ino-offer nila para kay Kevin Love. Ano sa tingin nyo mga idol? Saan nga ba siya nababagay? Team up nga ba para sa Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors o sa Boston Celtics? Ano sa tingin nyo? I-comment lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, I'm your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at pindutin nyo rin yung notification bell button sa ating channel para lagi kayong updated dito. Siyempre mga idol, maraming salamat po sa panonood. Hopefully nag-enjoy kayo.